po ay sanay na tawagin ng Diyos ay banal. Alam po namin ang Diyos ay natatangi. At you know, pagka binamanggit mo ang karakteristik ng Diyos, superlative siya lagi. Ang Diyos ay makatuwiran. God is righteous. Siya na ang pinakamatuwid na Diyos. Wala nang iba. Ang Diyos ay katotohanan. Alam natin yon. Ang Diyos ay all-knowing. Alam niya lahat. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at one time, omnipresent siya. Napakadali pong intindihin at tanggap natin na ang Diyos ay ganun nga. Kanya lang, mayroon pang isang katangian ng Diyos na hindi natin masyadong acquainted. Ang Diyos ay panibugawin para bang hindi natin matanggap pagkat napakaraming pagkakataon na ang word na panibugawin ay isang negative na word sa atin. Sino na nakaranas nito? Panibugawin ba or siloso ba ang husband mo? You see, there are two kinds of jealousy. A positive one and a negative one. Maaari ang jealousy ay expression of insecurity. Yung asawa ko, bihira lang mag-jealous sa akin, hinahanap-hanap ko. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nagsiselo sa akin? Eh sabi niya, secured naman ako eh. Hindi lang, hinahanap ko pa rin minsan, gusto ko nagsiselo siya. Because jealousy is a sign of love. Kanya lang, yung love na yun, pag masyado na, hindi rin na... Maganda! Meron kaming member noon, huwag niyang isipin kung sino siya. Maya't maya, araw ng Linggo, nagtitext yung asawa, nasaan ka na? Sino ang kasama mo? Even you check mo maakot ng makita kung sino ang kausap mo. That is negative jealousy. You understand? Ang taong yun, insecure. Hindi lang siya insecure, possessive. Yun ay pag-ibig na nananakal. Ang Diyos has the positive kind of jealousy. And it is a superlative kind. Alam niyo, sabi sa salita ng Panginoon, huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyosan or worship them or sambahin sila. Because I, the Lord your God, I am a jealous God. In fact, the name of God is jealous. Ang pangalan ng Diyos ay may kaugnayan sa word na zeal or jealousy. Sabi niya, ako ay nagbibigay ng parusa sa kasalanan ng mga tatay nararanasan ang kanilang mga anak simula sa ikatlong henerasyon hanggang sa ikaapat na generation of those that hate me. Kaya minsan nagtataka ang marami bakit na sa kanilang pamilya yata sila ng sila ay pamilya ng hindi matapat na mga partners in life kasi simula sa lolo nila, mayroon ng adultery or sexual immorality and then down the line, nakikita niya yon. At kung hindi ka mapuputol, ay tuloy-tuloy yan sa iyo, hanggang sa anak mo, hanggang sa ako mo. Alam niyo ba ang nagpuputol ng generational sin na tinatawag? When you have a personal relationship with Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, ako ay magpapakita ng pag-ibig sa 1,000 generasyon. Can you imagine 1,000 generation? You have been long gone, and yet the blessing of the Lord continues because you love Him when you were still alive. Condition support, it's a conditional thing. Na kung ikaw ay magmamahal sa Diyos at utos sinusunod mga kanyang mga utos, then He is going to show love to you up to 1,000 generations. Sila ang dahilan kung bakit narito ka. Kung ikaw ay nanay, gusto mo makatapos ang anak mo, gusto mo magkaroon ng magandang buhay ang anak mo, binibigyan kita ng susi. Hindi lang para sa anak mo, kundi 1,000 generation after you. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. My friends, hallelujah, ang Diyos natin sinasamba ay panibugbog. Ang yan isinihin, si Lord gusto niya exclusive ang kanyang relationship sa iyo. Now, tingnan mo natin, the definition of God's jealousy. The root meaning of the Old Testament word of jealous means to be desirous of. Okay? Yung mainit na pagkahangat ng Diyos sa'yo. To be zealous about. To be excited to anger. And that's the reason why our God is a consuming fire. Kaya when I was thinking, nung iniisip ko ano ang pinakamagandang picture para maipahayag ang panibugho ng Diyos,
ay nakita ko yung apoy. Bakit? Kasi nga, God is a symbol of zeal and a symbol of anger. Nag-aapoy ang Diyos. Mamaya, makikita mo yung first verse na binasa natin, I am burning with jealousy for her. Ang sabi niya, ako ay nagliliyat sa panibugbo ko sa kanya. Sabi niya, jealousy is use of God in terms of His holy zeal and His angry wrath. God has holy zeal to protect His supremacy and God has angry wrath sa lahat ng idolatry. Idolatry is not just a wooden statue or a stone statue. No. The nearest idol and the most popular idol that we have today is your mobile phone. Dala-dala mo siya lagi. Kahit sa church, nanginginig ang kamay mo. Kung hindi lang nag-announcement kanina, nagtutugtog ka na riyan sa likod. And that is the latest idol that we have in our lives. And minsan yun lang ang katapat kung bakit maninipugo ang Panginoon sa iyo at saka sa akin. See, what does a jealous God mean? God demands an exclusive relationship. Ikaw, gusto mo ba ng inclusive relationship? Pagka-inclusive, pwede lahat. Pero pagka-exclusive, isa lang. Gusto ang relationship mo dahil? I want you to understand this morning that God's relationship with you is exclusive. Hindi lang siya exclusive, very personal sa kanya ang relasyon mo sa kanya. Thank you for watching the teaser. And if you are blessed, we would be happy if you're going to watch the full video on this side. And if you wish to visit our channel, please go to this side.